Maraming tao ang naniniwala na ang Imaculada Concepcion ay tungkol sa paglilihi kay Hesukristo. Ang paglilihi kay Jesus ay tiyak na Imaculada, walang bahidungis. Ngunit ang konseptong ito ay hindi tungkol sa paglilihi kay Jesus. Ang Imaculada Concepcion ay doktrina ng Simbahang Katoliko tungkol sa paglilihi kay Maria. Ang paniniwala na iniingatan ng Diyos si Maria upang hindi mahawa ng kasalanang orihinal at sa katunayan, walang kasalanan. Sa 8 ng Disyembre, ipinagdiriwang natin ang solemnidad ng Imaculada Concepcion. Ito ay isang kapistahan ng Simbahang Katoliko na nagdiriwang ng paglilihi kay Maria sa sinapupunan ng kanyang ina na si Santa Ana. Ang pagdiriwang ng kapistahan na ito ay nagsimula sa isang papal encyclical ni Papa Pio IX nang formal ng tinukoy ang dogma ng Imaculada Concepcion, Ineffabilis Deus, noong 8 ng Disyembre, 1854. Iginiit ng dogma ng Imaculada Concepcion na ang banal na Birheng Maria mula pa sa paglilihi sa kanya ng kanyang ina, dahilan sa grasya at pribilehiyong ipinagkaloob sa kanya ng Diyos at sa merito ni Kristo Jesus ang tagapagligtas ng buong sanlibutan ay iningatang malinis mula sa anumang dungis ng orihinal na kasalanan. Makalipas ang ilang taon noong 1858, ibinigay ng mahal na ina ang kanyang pangalan kay Santa Bernadette sa Lourdes na nagsasabing, "Ako ang Imaculada Concepcion." Ang doktrina ng Imaculada Concepcion ay naglalagay sa mahal na Birheng Maria sa harap ng mga mananampalataya bilang isang ehemplo na kung ano ang magagawa ng Diyos, kung ano ang magagawa natin. Tularan natin ang mahal na Birheng Maria at ilagay natin ang ating sarili sa mga kamay ng Diyos na laging bukas sa hinihiling ng Diyos at laging hinahanap na tupdin ang kalooban ng Diyos. Hinihikayat din tayo na gawin ang lahat para manatiling malaya sa kasalanan. Bagamat lahat tayo ay ipinanganak na may kasalanang orihinal. Ngunit sa pamamagitan ng biyaya ng binyag ay napalaya mula sa kasalanan. Sa takbo ng ating buhay, dahil sa kahinaan ng tao, tayo ay nabigo at nakagawa ng kasalanan. Ang Imaculada Concepcion ay nagpapaalala sa atin na kung tayo ay nakikipagtulungan sa biyaya ng Diyos, tulad ng ginawa ng mahal na Birheng Maria, maaari tayong mamuhay ng malaya sa kasalanan.